Magandang araw sa lahat. Ako po si Ellie. First timer po na mag-share ng story dito sa Sindak Short Stories. Konting pang-unawa na lamang po at pagpapasensya kung sakaling maguguluhan kayo sa kwento. Pasensya na dahil first timer ko nga po. But anyway, itong aking karanasan na ito ay naganap sa luma at matandang bahay ng aking lola. Actually po, marami na pong kababalaghan ang aming naranasan dito sa bahay na ito. Hindi lang po ako, hindi lang yung tita ko, kundi maging yung mga pinsan ko. Ang bahay po na ito ni Lola ay wala naman pong pinagkaiba sa mga ancestral houses. Two-story at may kalakihan. Since nag-iisang tita ko lang ang nakatira na lamang doon, ay hindi na po talaga tinutulugan yung second floor at madalang na rin daw po na may umaakyat doon. Kung meron man, ay yun yung maglilinis na lamang. Nung panahon na nawala ang aking lola, ay napagdesisyonan po namin na doon na rin tumira ng ate ko. Hiwalay po kami ng kwarto since dalaga na kami noong mga panahon na iyon para naman kahit papaano ay may makasama din sa bahay na iyon ang aking tita. Si tita din po kasi ay matandang dalaga kaya talagang wala siyang makakasama. Wala naman po din sa hinagap na ang pananatili namin doon ay maghahatid sa akin ng hindi magandang karanasan. Every time po na natutulog ako, as in, kapag pumapatak ang alas 3 ng madaling araw, ewan na nga ba kung bakit kusa akong nagigising at bumabangon. Every time din na doon ako matutulog, hindi ko talaga maipaliwanag kung bakit parang pagod o masakit yung katawan ko sa tuwing magigising ako ng umaga. Maniwala man kayo sa hindi, wala pong isang buwan ang lumipas na hindi ako binabangungot. Palagi pong may humahabol sa akin sa aking panaginip pero hindi ko matandaan kung sino o anong klaseng nilalang yun. Basta't hindi ko makakalimutan yung panaginip ko na may naglalaway sa akin. Kulay red-orange yun. Kalbo siya, kulubot yung ulo at meron po siyang mahahabang sungay na kung isa sa larawan ay kahalintulad sa mga demonyo. Malapit na malapit po talaga sa mukha ko yung bibig nito. Kitang kita ko yung matatalas at mapuputi niyang ngipin at pangil at yun nga, tumutulo yung laway niya na animoy gustong gusto niya akong kainin. May instances din po noong maalimpungatan ako ng isang madaling araw. Natanaw ko ang aking human-sized teddy bear na siyang nakaupo po sa gawing paanan. Doon nga po'y may nakita ako si Red na batang lalaki. Mukha po siyang Amerikano. Pero ang suot o forma niya ay parang ganun sa mga unang panahon. Nakakandong po siya sa malaking teddy bear at parang nilalaro niya ito. Sa tagal ng pagkakatitig ko at dahil medyo malabo ang paningin ko gawa nga ng kagigising ko o naalimpungatan nga, ibukod pa yung katotohanan na may kadiliman din sa kwarto ko ng sandaling iyon, bigla po siya na bumaling sa akin ng tingin. Otomatikong napapikit ako si Red hanggang sa hindi ko na namalayan sa katagalan nun ay nakatulog na ako. After po ng pangyayaring iyon ay naisipan kong i-display na lamang yung malaking teddy bear na iyon sa sala ng bahay sa tapat ng hagdan. Ngunit akala ko yun ang magiging solusyon. Yun ang magiging dahilan
para matapos yung pagpaparamdam sa akin. Pero nagkamali ako. Nang minsang mapadaan ako sa sala, ewan ko kung saan galing yung paswit o yung sutsut, kaya kumaripas talaga ako ng takbo. May kadiliman din kasi sa sala at nakasara ang mga ilaw, at nung naikwento ko nga iyon sa pinsan ko, ay bigla din po siyang umayon. Ibig sabihin, hindi lang pala ako ang nakaranas nung ganun. Kaya nauwi kami sa isang desisyon na ilagay sa itaas ng bahay yung teddy bear na iyon at ihiga na lamang sa kama. Yung kama na pinaghigaan namin ng teddy bear ko ay matagal na rin pong walang humihiga, o masasabi natin na talagang abandonado. Hanggang sa lumipas ang taon, umuwi po ang aking tito. Siya ay galing sa abroad at napagdesisyonan na tumira na rin po sa bahay ni Lola, since hiwalay na siya sa kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay nasa probinsya na rin. Ngunit wala pa man po siyang isang taon na naninirahan sa Pilipinas ay bigla pong nag-iba ang kanyang isip. Palagi niyang sinasabi na hanggang September na lamang daw po kami mabubuhay. Dahil bababa ang Diyos, lilipulin ang mga masasama at siya na lang ang matitira sa mundo. Matapos nun, siya na daw ang magiging Diyos. Palagi rin makati at init na init ng kanyang buong katawan, kaya nagagawa na rin po niya na maghubot-hubad mapaumaga o gabi. Naglalagay din po siya ng rosaryo sa kanyang dalawang kamay, dalawang paa at isinusuot sa kanyang leeg. Kinuha din niya yung lumang santo na galing sa itaas ng bahay at itinabi yung ribultong iyon sa kanya at hinahalik-halikan. Kung sakaling familiar din po kayo sa panyo na may drawing na dasal na galing sa isang Catholic Charismatic group, nakikita po namin na ginagamit ito ni Tito bilang pamunas sa kanyang buong katawan. Mula ulo, sa kanyang muka, maging sa singit at sa mga sulok-sulok ng daliri ng paa niya ay pinapamunas niya po ito at ayaw niyang palabhan kahit sobrang baho at dumi na. Isang umaga, pagkising po naming lahat, nagulat na lamang kami dahil lahat ng mga staff toys na dinidisplay po namin at nasa 15 pieces sila ay pinagsisira po niya at tinanggal lahat ng lamang loob nito. At nung tanungin namin kung bakit niya ito ginawa, ang itinuro niyang dahilan ay nakatitig daw kasi sa kanya ang lahat ng ito. Mapupula at nanlilisik daw ang mga mata nito, kaya iniutos sa kanya ng Panginoon na dapat niya itong sirain. Lilinawin ko lang din po, Sir Red, na yung human-sized teddy bear ko ay hindi po niya nasira dahil itinaas nga po namin ito sa bahay. Ayon din kay Tito, madalas din daw po na nakakakita siya ng kadiliman. Hindi lamang po yun. May mga nakangising grupo daw ng tao sa kanya. Kaya lahat ng nakasabit, maging yung mga kurtina sa bahay ay kanyang pinag-aalis. Kahit nga po yung alaga naming aso na kulay itim ay pinagbabato niya at halos ayaw palapitin dahil nagbabalat kayo lamang daw iyon. Demonyo daw ang aso namin na yun. Isang gabi naman, habang nililinis siya ni Mami at nagpapatugtog kami ng dasal at kanta ng simbahan, nalingat ako sa gawing pintuan at nakita ko ang demonyo na talagang titig na titig at animoy sinisilip si Tito. Kamukhang kamukha ito nung demonyo na nagpakita sa aking panaginip na naglalaway si Red. After few seconds ngayon, bigla din itong nawala. Naiiyak
at talagang takot na takot akong kwinento kay mami ang nakita ko. Gayun din ang kilabot ng mga pinsan ko nang madinig ang kwento ko. Pero hindi ko pa man na i-describe sa kanila ang nakita kong demonyo ay naunahan na ako agad ng isa kong pinsan dahil nakita din daw niya ito sa sulok ng bahay at nakatayo lamang habang niningisihan siya. Kinabukasan, agad po naming pinabendisyonan ng bahay at ilang linggo din po naming pinadasalan ito, lalo yung gawing itaas. Awa po ng Diyos, Sir Red. Kahit papaano, natahimik po ang bahay. Ewan ba namin kung paanong nangyari pero nawala po yung pagpaparamdam. Nagsimula na rin po namin na dalhin at ipasuri sa isang psychiatrist ang tito ko. At awa din ng Diyos, naging active na rin po siya sa simbahan. Pinaayos na rin ng aking kuya ang isang bahagi ng second floor para gawing kwarto nila at doon na po sila natutulog sa itaas ng bahay. Sa ngayon, wala na akong mahihiling kundi pagpapasalamat sa Poong may kapal dahil hindi niya kami pinabayaan, lalong-lalo na ang tito ko. Maraming salamat po kung sakaling inyo pong ma-feature ang aking true to life storing ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.